Ito yung gustong-gusto ng mga itik, guys. Yung laging may tubig na kanilang mapagpapaliguan. Lagi akong nagpapalit ng tubig para laging malinis. Nilalagay ko yan sa batya. Guys, ang pinapakain ko pala sa mga itik ko ay darak lang. Minsan, hinahaluan ko ng malamig na kanin. Pero sa pwesto nila, marami namang damong nakakain. Paminsan-minsan, guys, inahaluan ko ng dextrose powder yung kanilang inumin. Mura lang naman yun, guys. Kaya kahit na maglagay tayo ng dextrose powder, kahit na ganito na kalalaki, para lang maging malusog sila, guys. Ko lang madalas darak para hindi masyadong magastos. Ngayon pag nangingitlog na sila ng dire-diretso, kailangan siyempre ibigay natin yung duck layer para mas mangitlog ng marami. Kahit nung bata pa lang ako, guys, mahilig na akong mag-alaga ng mga itik at mga bibe. Pero ngayon inumpisahan ko sa kaunti at magpaparami ulit ako ng mga alagang itik at bibe. Madali lang naman tong alagaan, guys, eh. Basta may bakanting lote ka lang, kahit na maliit man yan, pwede ka na mag-alaga ng pato, bibe, o manok. Hindi dapat nawawala ng tubig ang ating mga itik, guys. Kasi hilig ng mga itik, habang kumakain yan ay umiinom. At lagi yan naglalaro sa tubig. Ganyan ang gusto ng mga itik, guys. Ito yung darak na hinaluan ko ng konting tubig. Pero nakapangitlog pa rin sila. Rako na Muscovy duck. Laki ng barako natin, guys, oh. Mahigit isang taon na yan. Yan yung kanyang mga babaeng Muscovy duck. Ayan sila, guys, oh. Lakas ng kanilang mga katawan. Malaking tulong yung paglalagay natin, guys, ng dextrose powder sa kanilang inumin. At ito yung gamit natin, dextrose powder. May instruction naman dito, guys, na nakasulat kung ilang kutsara ang ilalagay sa isang litrong tubig. Pangalawang araw pa lang yan, guys, pero maliliksi, oh. Yan ang kanilang pagkain. Integra 1000. Tapos yung kanilang tubig, guys, kada 8 oras pinapalitan ko siya para malinis. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood.